Matapos siya makapagpiyansa kahapon, bumiyahe sa lungsod ng Tagaytay si dating Pangulo at kayo'y Pampanga Kongresista Gloria Macapagal-Arroyo. At yan ay para kumonsulta siya sa isang doktor na eksperto sa paggamot ng kanser o ang tinatawag na oncologist. Yung doktor na yon ay kilala sa paggamit ng tinatawag na alternative medicine o alternatibong pamamaraan ng paggamot. Nakatutok si Lia Manyala del Castillo, live punto mula sa lungsod ng Tagaytay. Lia? Mike, posible raw sumailalim sa stem cell therapy ang dating Pangulong Arroyo base sa naging rekomendasyon ng kanyang alternative medicine doctor dito sa Tagaytay. Pinayagan na rin siya nito na umuwi sa kanyang distrito sa Lubao basta't suot ang kanyang neck brace at hindi siya gaanong magsasalita. Inabisuhan din siya ng kanyang doktor na mag-intake ng mas maraming fresh fruits at vegetables at ipagpatuloy ang kanyang physical therapy sa VMMC 4 beses isang linggo. At dahil nga pinayagan na siya na umuwi sa kanyang distrito, magpapalipas muna dito ng gabi ang dating Pangulo at bukas ay dederecho sa Lubao, Pampanga. Alas 9 kanina umaga, dumating sa bahay ng alternative medicine doctor na si Dr. Antonia Park ang dating Pangulo at ngayon Kongresista Gloria Arroyo. Mahigpit ang seguridad sa lugar, hanggang labas lang ng gate ang media at hindi rin tanaw ang klinik kung saan nagpapahinga ang dating Pangulo. Oncologist o eksperto sa paggamot ng cancer si Park, pero sikat siya rito sa Tagaytay bilang isang alternative medicine doctor na nanggagamot gamit ang herbal medicines. Marami na raw itong napagaling na malalang karamdaman tulad ng cancer. Nagsasagawa rin siya ng stem cell therapy. Isa si Nanay Intang sa napagaling na raw ni Park. Nagkaroon siya noon ng kidney problem na muntik na niyang ikamatay. Umiiyak pa nga ako. Kasi katawan ko, maano na, talagang sabi ko, mamamatay na nga yata ako. Ngayon sabi, parang masama na ang tingin sa akin ni Doktora Park. Sabi, nako, sabi ate, sabi kakaiba ka, madilaw ka na. Mga herbal? Oo, mga prutas, carrots, pepino, orange juice, saka apple. Magaling talaga siyang gumamot. Kagabi pa lang daw, nagkansela na ng appointment si Park hanggang sa weekend para eksklusibong magamit ni Arroyo ang pasilidad. Katunayan, wala sanang clinic ngayon si Park at nagpunta lang dito para kay Arroyo ngayong araw. Dehydrated daw ang dating Pangulo na dumating dito, kaya agad siyang nilagyan ng swero. May kasama rin na nurse si Arroyo. Mike, bukod dito sa sa posibleng gawin na stem cell therapy ay dadaan din daw sa pain management ang dating Pangulo dahil sa patuloy na pag-inda niya sa pananakit ng kanyang likod at ng kanyang leeg. Basahin ko lamang yung ilang bahagi ng bulletin na ipinalabas ni Dr. Park. Sinasabi rito na pumunta rito ang dating Pangulo na nagrereklamo sa hirap niya sa paglunok. Nire-reklamo rin niya yung pag-iba ng kanyang boses at yung patuloy na pagbaba ng kanyang timbang at yun nga yung kanyang patuloy na pananakit ng leeg at ng kanyang likod. Buong araw na narito ang dating Pangulo na pinagpahinga at ayon kay Dr. Park ay sumailalim sa isang complete therapy pero hindi niya na binigay ang detalye kung ano man yung mga ginawa ngayon sa dating Pangulo. Mike. Lia, binanggit pa ni Dr. Park kung sino man sa paninigin ng Arroyo kung ano talaga ang sakit ni Ginang Arroyo, kung bakit siya nakakaramdam ng mga panghihina, kung bakit siya dehydrated, kung bakit siya nababawasan ng timbang at yung iba pang mga nangyayari sa kanya ngayon, Lia. May kung matatandaan natin, sumailalim sa tatlong surgery itong si dating Pangulong Arroyo doon sa kanyang cervical spine at meron pa rin daw epekto doon sa kanyang paglunok at doon sa kanyang pagkilos itong nangyaring surgery na ito, kaya't sumasailalim siya sa mga patuloy na physical therapy. So far, ito pa rin yung mga related na nirereklamo niya dito sa kanyang naging alternative medicine doctor, Mike. Sa mga tweet, Lia, yung pa rin yung dati at wala namang bagong karamdaman si dating Pangulong Arroyo, Lia. So far, Mike, wala namang bagong karamdaman. Yung mga nirereklamo lang niya ay patuloy na pananakit ng leeg, ng likod, at yung hirap sa paglunok. Kumbaga, wala naman silang nirereklamong masyadong seryosong sakit o bagong seryosong sakit ng dating Pangulo. Maraming salamat, Lia Manyala del Castillo.